Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal nating subscribers at sa mga taong nagtsatsagang magbasa sa mga videos ng channel na ito. Ito po ang inyong lingkod na si Play Mystery upang magbahagi ng karunungang lihim patungkol sa Infinito Deus. Sa video na ito ay atin pong tatalakayin ang sikretong itinago o mga sikretong bigkas na itinatago ng Infinito Deus. Kapag ito po ang inyong hawak ay kayo po ang may hawak ng pinakamataas na uri ng pangbuhay. Ito po ay general, hindi lamang po ito pangbuhay kundi pwede rin po itong atake, opensa at pwede rin po itong depensa. Depende po sa salansan na inyong gagamitin. Upang makamtan ang virtud o power, kapangyarihan ng sagradong dasal na ito, ay inyo po itong dedebusyonan ng 60 days upang makamtan ang basbas ng mga sagradong dasal na ito at another 60 days upang makamtan naman po ang ikaunang antas ng kapangyarihan. Ang dasal na ito po ay nakapaloob na po sa Infinito Deus. Nagbahagi na po ako o nag-share na po ako ng video patungkol sa Infinito Deus. Panoorin nyo na lamang po upang masundan ninyo kung paano po ito gagampanan. Ngayon po ay dumako na po tayo sa sagradong sikretong dasal na itinago ng mga sinaunang lahi natin. Ito po ay pinilit nilang itinago upang hindi po magamit sa kasamaan. At atin pong iisa-isahin ang sikretong bigkas ng vocalis na ito na siya rin pong itinuro sa akin ng mga guro ko sa spiritual. Kung inyo pong napapansin, sa unang vocalis po lamang ay tatlong pangalan na po ang nakatago. Ito po ay ang Yahuwaox, Yahuwaox Yahu, Yahuwex. Sa unang vocalis po lamang. Sa ikalawang bukalis naman po ay binabanggit ito ng Yahuwaox, Yahuwex. Sa ikatlong bukalis po ito ay binabanggit ng Ahiye, Yahuwex, Zihax. Sa ikaapat ito ay binabanggit ng Yahuwo, Ashuam. Ashuam po ang banggit, hindi po Ahuam. Ito po ay itinago bilang Ashuam. Ibig sabihin po ng Ashuam, kanyang banal na liwanag o sinag. Ito po ay ang Ashuam, hindi po Ahuam ang banggit. At sa sunod na bukalis po ay binabanggit ito ng Ya Elahe. Ya Elahe. Hindi po Ay Ay. Hindi po yun. Hindi po yun ang bigkas niyan. Kundi ito po ay binibigkas ng Ya Elahe. At ang susunod ay binabanggit ng Yahweh. Yahweh. O hindi po Yahweh. Binabanggit po yan ng Yahweh. At ang panghuli ay binabanggit po ng Yahweh. 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 Sa susunod na bukalis naman po ay binabanggit po ito ng Ya Yahweh Yahuwahu. Ya Yahweh Yahuwahu. At sa susunod naman po ay ito ay binabanggit ng Ye Elahi He. Ye Elahi E. Hindi po G-E-A He I. Hindi po ganun ang bigkas. Mali po ito. Ito po ay naka-code o itinago po sa code. Ang bigkas po, ang tamang bigkas na itinuro sa akin ng aking mga guro ay Ye Elahi E. Ye Elahi E. At ang ha, ito po ay binabanggit bilang ya. Ya. At ang pinakahuli na ijam, hindi po ijam yan ha. Hindi po ijam ang bigkas yan, kundi ehiyam. Ehiyam. Yan po ang tamang bigkas dyan. At sa susunod naman po na vocalis, ito ay binabanggit bilang Yahuwah. Dito po kung mapapansin nyo po ay pinaghiwa-hiwalay po Yahuha. Pero hindi po Ya ang bagkas yan, kundi Ya. Ya. Ya po yan. Ya. Yahuha. Yahuwa. Yahuwa. At ang sumunod po ay Yahuum. Ito po, nakahiwalay po pero tama po ito. Ito po ay Yahuum. Yahuum. Sa susunod ng bukalis naman po,
ito po ay binabanggit bilang yad, o yung sinasabing unang letra ng pangalan ng Diyos. Yad Hiyawhweh Yahum. Ito po ay binabanggit ng Yad Hiyawhweh Yahum. Hindi po adhiyo, mali po ito. Ito po ay code. Itinago po ito sa code upang hindi po magamit sa kasamaan. Ngunit akin po itong hinahayag sa inyo upang malaman po ninyo ang katotohanan at ang tunay na banggit. Hindi po adhiyo uwe dya. Hindi po dya yan. Ito po ay ya. Yang dya na yan ay ya. Yad hiyaw huwe yahum. Yan po ang tamang bigkas. At sa susunod na bukalis naman po, ito po ay nakatago o sinasabing habhub. Pero ang tamang bigkas po niyan ay habub. Ginawa lang po iyan upang mabanggit po ang hab at hub. Pero ito po ay tatlo lamang pong lingwahe. Ito ay ang habhub yabhe yahe. Habhub yabhe yahe. Habub yabhe yahe. Habub po pala, hindi po habhub. Habub yabhe yahe. Habub yabhe yahe. Yun po ang bigkas ng vocalis na iyan. At ito pong napapansin nyo, itong pinakahuli na ito, ito po ang nagsisilbi niyang susi. At ito po ang bigkas ng susi na ito. Yung ama po ay code po iyan, ha? Itinagong code po iyan. Ito po ay ang Adra Madra Adradam. Adra Madra Adradam. Ito po yung ama. Ngayon, kung napapansin nyo po, hindi po yan binibigkas ng Eva. Mali po yan. Hindi po yan Eva Ak. Hindi po yan. Itinago po yan sa code. Ngayon, yung V po yan, kasi ito po, isinali na po ito ng mga Romano o yung mga sinaunang tao ng Roma. Naisali na po ito. Ito pong V, binibigkas po ito as U. Hindi po yan Eva. Ito po ay Ehua. Ehua. Ang bigkas po dyan. Yan po ang tama niyan. Hindi po Eva. Mali po yon. Ang tama po ay Ehua Hak. Ehua Hak Ya. Tandaan nyo po ang Ja is Ya. Ang Aim naman po ay Haim. Ehua Hak Ya Haim. Ehua Hak Ya Haim. Yan po ang susi. Ang susi po ay binabanggit ng tatlong beses. Pero ang kabuuan po ito ay binabanggit lamang po ng isang beses. Kapag po kayo ay magdadasal ng Infinito Deus, ito po ay binabanggit ng isang beses lamang po. Ito. Itong bukalis na ito. At ang susi ay babanggitin ng tatlong beses. Ganyan po mag-devotion. Ganon din po kung magpapakain kayo ng inyong mga anting-anting. At ito naman po ang kabuuhan o ang kabuuhang banggit ng dasal na ito. Ito ay ang Yahuwaox Yahux Yahu Yahuwex. Yahuwaox Yahux Ahiye Yahwex Zihax. Yahuwu Ashuam. Ya Elahe Yahuwe Yahuhi. Ya Yahwe Yahuwahu. Ye Elahi E. Ya Ehiyam. Yahuwa Yahuhaum. Yad Hiyawhweh Yahum. Habub yabhe yahe. At ang susi ay pinabanggit po ng tatlong beses. Adra madra adradam ehuwa hak yahaim. Adra madra adradam ehuwa hak yahaim. Adra madra adradam ehuwa hak yahaim. Ganun po magpakain o magdebosyon ng Infinito Deus. Mapapansin nyo po ito. Ito po ay nakapaloob na po sa naibahagi ko pong video ng Infinito Deus. Ngunit ngayon ko lamang po naibahagi ang tamang bigkas. So sana po inyo pong debosyonan ito po. Ito po ang tamang bigkas. Hindi po iyong itong ganito po. Ito po kasi ay nakakode. Nakakode po lahat yan. Itinago po yan. Yan po. Ito po. Itinago po yan sa code. Ngunit ang bigkas po ay ito po. Ayan. Yan pong bigkas. So, paalala lang po.
ang dasal na ito, ito pong dasal na ito ay binabanggit lamang po ito ng isang beses, at ang susi naman po ay binabanggit po ng tatlong beses. Ayan, ganyan din po kung inyo, kayo po ay magdedebosyon at kayo po ay magpapakain. Ito po ay binabanggit, ito lamang po ito. Binabanggit po ito ng isang beses at ang susi po ay binabanggit ng tatlong beses. Pwedeng iihip po ninyo sa inyong katawan at iihip po ninyo sa inyong mga kagamitang espiritual. Ganyan po magpakain. At sa mga susunod na videos ay aking ipapaliwanag po kung paano ito ipakain o ipakain sa iba pang mga testamento. Pwede po ito sa atardar. Atardar, infinitong hangin, infinitong tubig, o yung sinasabi nilang waksim, pwede po ito. Napapakain po ito. Subukan na po ito. Kaya aking nasasabi sa inyo na ito po ay gumagana kahit ang medalyon po ay atardar o waksim. Pasok po ito. Gana po ito. Ito po ay isa sa pinakamataas na uri ng opensa, depensa, at pangbuhay. Ito po ay pwede nyo pong gamitin din po itong panggilit. Kung kayo po ay mga manggagamot na po o baguhan sa panggagamot, ito po, ito pong dasal na ito ay inyo pong magagamit bilang panggilit. At ang susi, parehas din po, binabanggit po ito ng isang beses at ang susi naman po ay binabanggit po ng tatlong beses. Sabay ihip po ninyo sa inyong hintuturo at pwede nyo na pong gilitan ang inyong espiritong namiminsala sa inyong pasyente. So ayan lamang po. Maraming salamat po. At ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery na nagpapasalamat po sa inyo, sa ating mga masusugit na subscriber at sa mga taong nagtsatsaga magbasa at makinig sa mga videos ng channel na ito. Maraming salamat po.